Hi everyone, it's Azu, and for today's video, I'll be doing a 20 fact. 20 fact? We will be doing a 25 facts about me, para mas makilala niyo pa ako somehow, and I think it is just the right thing to do. Parang gagawin ko. Ay, wait, before tayo mag-start, ito ay galing kay Jewel Messina. Maraming salamat. Nakaka-relax siya kapag sa morning or bago matulog. So, let's move on now. So, fact number one, my complete name is Azusa Claire Ann Tila Masu. So, Tila yung middle name ko. In Japan, like sa mga school, ang ginagamit ko na lang ay Masu Azusa. So, most of my Japanese friends, hindi nila alam na may Claire Ann pang kasunod. Currently, napapansin ko ang tawag sa akin ng mga tao ay Azu. Pero before, super hate ko yun. Kasi parang feeling ko tinatawag nila akong aso and nakaka-offend yun. Pero ngayon, I like it. Sa Japan, ang tawag nila sa akin, Masu-san. Wala naman kasing rules sa Japan kung paano tawagin. Hindi siya dapat chan or kun lang. It really depends kung anong cute pakinggan. Nakaka-cringe kasi yung Azu-chan. Azu-sa-chan. Number 2. April 1 ako, April Fool's baby ako. Pero kung April 2 ako pinanganak, nasa lower batch ako, does that make any sense? Kasi sa Japan kasi, correct me if I'm wrong, hanggang April 1 lang kasi parang ano, dead end ng cluster, ganun. So, parang like April 2 to April 1, sila yung magkakabatch, ganun siya. So, if April 2 ako pinanganak, ako yung nadamay sa K-12. Kasi isa ako sa batch ng old curriculum eh, so, ganun. Gets niyo ba yun? So, dapat hindi ko classmate yung mga classmate ko ngayon. Ganun siya. Number 3. Ang height ko ay 5'7". Yes, 5'7". Ako. Namanan ko yung height ko kay Papa. Matangkad din naman si Mama. So, 5'7 ako. Hello! Number 5. I cannot sleep nang hindi nagkukuyakoy. Kuyakoy pala. Sabi nila hindi siya, dito siya kuyakoy. Kuyakoy. So, what is kuyakoy? Like, alam mo yung parang binavibrate mo yung buong legs mo. Ganon. Sabi nila bastos daw yun. So, I try my best not to do that in public. Sa pagtutulog, feeling ko, kaya ako nagkukuyakoy. Kasi, nung sa Japan pa ako nakatira, my dad used to tap my puwet or my thighs para makatulog. And feeling ko parang ginagaya ko yun para makatulog ako. So, sariling sikap po. Pero, hindi po ako malibog. Number 6. I am a night person. Kaya ko naman mag-adjust, but kaya ko naman maging morning person. Pero currently, I am a night person. Gusto ko matulog naman ng maaga, pero hindi lang talaga ako makatulog. Tapos, gusto kong gumising ng maaga, pero hindi ako magising. I know, mapag-uwin ko to. Number 7. Wait, sure kayo number 7 ako? Hindi ko na alam kung anong number, pero kaya ko mag-keep up. So next, I know how to speak, write, and read Tagalog, English, and Japanese. And a little bit of Korean and French since nag-foreign language class ako. And next up, may connection siya sa sinabi ko earlier. Hindi ko pa nababasa lahat ng kanji, so don't expect me na mababasa ako kapag meron kayong pinapabasa sa akin. Why? Technically, grade 5, nag-move kami sa Pilipinas. So, hanggang grade 5 lang na kanji yung alam ko. At the same time, doon na din ako nag-stop mag-aral ng kanji. Currently, meron ko mapakita sa inyo. Actually, binili na ako ni Papa ng kanji dictionary. So, it looks like this one. Number 8. Number 8 na tayo. Nasa tamang track na tayo. Ako po ay Komang. Meron ako nakita sa TikTok. Nalagay ko daw to dito. Papaikutin ko to. Hindi siya nakuhulog. Share ko lang. Pero baka kahit hindi ka Komang, kaya mo yung gawin. Number 9. Ang ilong ko po ay hindi pantay. May buto naman ako, pero pagdating dito, biglang swing, ganun siya. Isidubsub po ako ng mga classmates ko nung preschool ako sa kadahilanan ako po ay half Japanese lamang. Sa nila ako sinubsob sa field na may mga maliliit na bato-bato and sand. So, tapos na ano siya, para siyang nabawasan. Hindi naman nabawasan. Alam mo, nasubsob talaga siya. Tapos, ayun. Aww, sad. Number 10. Nung nasa Japan po ako ay boyish. Or, to make it short, kung ano yung nakikita niyo sa akin ngayon, kabaliktaran po ako noon.
So, a quick example. So, nakakatuwa kasi kahit hanggang grade 5 lang ako, binigyan pa rin nila ako ng yearbook. So, ganito siya. Shucks, ang pangit ko. Wait, hindi ako ready. Oh, diba? Kita niyo ako? So, ayan ako. Number 11. I don't have any idea with anime. So, since Japanese nga ako, a lot of you guys are asking, do you know this anime? Ganun-ganun. No! I don't know. Wala akong idea. Para lang may idea kayo. When I was still in Japan kasi, di ako sinanay ni Papa na manood talaga ng TV. Kasi yung TV shows kasi sa Japan usually pang adults talaga. Hindi naman sa dinedeprive ako ng dad ko sa ganun. Pero kasi nga, parang I was too busy na with my thing. Pero huwag kayong mag-alala kasi wala ko hinanakit kasi kaya ko naman siyang gawin ngayon, di ba? Number 12. Hindi ako palamura, pero kapag sa game, oo. Maririnig niyo talaga ako nagmumura ng malutong kapag naglalaro ako. Hindi ko minumura yung kalaban ko o yung kakampi ko. Namumura ko lang yung situation. Parang ikinakahiya ko yung sarili ko. Number 13. Insecure ako sa mata ko before. Kasi every time minimakeupan ako, laging pinapalaki yung mata ko. And parang may realization sa akin na, ah, siguro kasi pangat yung mata ko. Parang ganun. ASMR lab. Number 14. Pasayawin nyo na ako, huwag nyo lang ako pakantihin. So, I have here this one. Ito yung pinakahuli kong ganitong sticker. Sa Star Hunt kasi, pinakanta nila ako. Alam kasi siya, by stage kasi siya. Nang binigay ito, tapos nakita ko yung pintuan, singing nakalagay. Sabi ko, ano to? Parang ako, I always say na hindi ako kumakanta. Kahit sa form nakalagay na I cannot sing. Tapos ilalagay niyo ako sa singing. Sabi ko talaga, ate, pwede ba mag-volunteer sa acting? Ganun ako, pwede ba ako mag-volunteer if you want? Alam niyo, pagpasok ko, hindi po ako kumakanta. Okay lang po ba? Hinets up ko na sila. After nito, napunta pa nga ako sa bootcamp. Imagine niyo parang ako, sure kayo? Eh sa bootcamp pa naman singing and dancing. It's like yung Beanie and BGYO ngayon. So doon sila nagsimula. Number 15. I know how to play some instruments. Pero basic lang syempre. Organ. Hindi yung organ ha. Like keyboard organ. Alto and soprano flute. Ano yun? Yung sa drum and lyre. Dun, dun, dun. Lyre. So, lyre nga yun. Number 16. Hirap ako aminin sa sarili ko. Pero sabi nila, grade conscious daw ako. Wala namang pressure yung parents ko. I don't see it as a competition with other students. Feeling ko more of competition siya within myself. Para mas ma-motivate ako to do more. Number 17. I love OPM. Maybe because then, nung nasa Japan pa ako, syempre si mami, tugtugan niya is medyo oldies nga. So, doon ako familiar. So, whenever I hear yun nga, siguro yung familiarity. So, I love Twice and ITZY. And if you're gonna ask me sino ini-stan ko sa boy group, well, I don't have yung ini-stan talaga. Pero, I've been listening to EXO and BTS. Number 19. I used to rode an unicycle. Alam niyo yung unicycle? Like yung isang gulong. Alam niyo sa mga circus. Pero hindi naman yung ganun kataas na upuan. Yung normal lang. Sa Japan kasi normal yon. Like sa school meron nun. And kahit sa bahay meron akong unicycle. Kunyari pupunta ako ng playground, naka-unicycle ako. 20. I used to compete in Japanese calligraphy competition. Calligraphy siya na parang painting na sinusulat ko yung mga kanji. Number 21. Very sentimental ako na tao. Nawala ko yung mechanical pencil na bigay sa akin ni Papa. Iniyakan ko na yon. Number 22. Very active ako sa Japan. Like, after school, may academy ako. Meron akong calligraphy, English, dance, and karate. And of course, sa school, meron kaming swimming, track and field, singing, crafting, cooking. Tagalinis din kami, di ba? Public school lang kasi ako. So, ganun. Hindi ko alam kung paano sa private school eh. Sorry, can't relate. Number 23. Nadengge na ako 3 times. 3 times na po ako natidengge. Paborito ako ng mga mosquito. And ayoko na siya. Ayoko na mag-4th kasi nung pang 3rd, yung 2nd and 3rd ko, delix na talaga ako nun. So number 24, ako po ay mahina sa English nung ako ay
nag-move dito sa Pilipinas. Diba, mayroon tayong mindset na kapag galing ibang bansa ay English yan. Pero in my case, ba't kayo nag-i-English? Di ko kayo naiintindihan. First day ko ha, kasi mga third grading kasi ako lumipat eh. Tapos merong quiz sa speech. 1 over 10, bells lang yung tama akong spelling. Tapos yung Philippines ko, Philippines pa yata nakalagay doon. Nakakahiya, no? And last but definitely not the least, ako po ay Bulol. Kung napapansin niyo sa video na to, makikita niyo na may mga times na nagsustruggle ako magsalita. Tapos may mga times na hirap ako ibigkas. So that's it for the 25 facts about me. So sana if naka-subscribe kayo, hindi niyo ako i-unsubscribe. And sa mga hindi pa nagsusubscribe, why not? I-subscribe niyo na ako. This is Azu again, and thank you for watching, and see you again on my next YouTube video. Bye!